Hi. Hi guys, today it's Harvest Festival and we are enjoying here. Thank you, God bless you. This is Harvest Festival and we are all enjoying here. Okay, God bless you all. Hi guys, ngayon ay araw ng Sabado at nandito kami sa Evangelical Church kasi may Harvest Festival ngayon. At kasama namin ngayon ang pamangking buo ng amo kong lalaki. Medyo maaga pa kami dumating dito kaya ayan kunti pa ang mga tao. Pero mamaya ay dadami din yan. Maraming mga tent dito guys, gaya dito, seating area. Kapag napapagod ka, pwede kang umupo dyan. At dito naman ay trauma healing at isa siyang Pinay guys at nakapag-picture pa kaming dalawa kasi sabi niya ay nanonood daw siya sa mga video ko kaya sabi ko ay picture kami. Hello po sa iyo Ate Jenny. Natuwa ako guys kasi marami akong mga Pinoy na nakita dito. Ito yung pamangkin ni Sir at yan si Sir Salim, si Jenny. Pero si Madam ay nauna na sa amin kasi nagugutom na daw siya. Nauna na siya doon sa stall namin. At dito sinabihan ako ni Sir na ipapakita ko sa inyo isa-isa itong stall na nandito. Kasi iba-iba ang may-ari nito guys. Iba-iba yung church na may-ari nitong mga stall dito. Lahat ang naka-display dito guys, merong free, meron din kailangan bilhin. Pero yung mga pagkain ay walang libre, kailangan bilhin talaga. At ang kita sa mga binenta dito ay may malaking share para sa simbahan. Natawa kaming tatlo ng alaga ko at saka ng pamangkin ng amo kong lalaki guys. Kasi nung nasa sasakyan kami ay binigyan kami ng pera ni Madam, tag 5 dinar kami tatlo. So sabi niya kung may gusto daw kaming bilhin ay magbili daw kami kahit ano. At natawa kami kasi meron naman kaming sariling pera. Pero binigyan pa rin niya kami at hindi lang to first time nangyari guys. Taon-taon to nangyari. Kapag pupunta kami dito sa Harvest Festival ay binigyan talaga kami ni Madam ako at saka yung alaga ko. Pero ngayon ay nandito na yung pamangkin ng amo kong lalaki ay kaming tatlo na yung binibigyan ni Madam. At dito may nakita akong mag-asawang Pinoy at nag-hi si Kuya sa akin. Hello po sa iyo Kuya. Global School of Open Learning. Hindi ko alam kung pangalan ba yan ng simbahan or paaralan. Kasi dito guys kapag Sunday to Thursday ay may mag-aaral dito. Isa din itong paaralan kapag Sunday to Thursday. Dito nag-aaral ang alaga ko dati simula daycare, preschool hanggang sa grade 1. At maraming guro na Pinay dito guys. Pati principal nila ay Pinay din. At ayan, may kaibigan si Madam na Amerikana. Asawa siya ng pastor dati dito guys, pero namatay na yung asawa niya. At magpatuloy ako sa paglilibot hanggang sa makahanap ng pagkain. Nagugutom kasi ako guys, kasi konti lang yung kinain namin sa agahan. Kasi yun na, nakafix na sa utak namin na dito kami kakain. Nagkahiwa-hiwalay nga kami guys, at buti na lang nakita ko ni Sir dito. At sabi niya ay doon daw yung stall namin sa kabilang dulo. Sumunod ako kay Sir kasi bibili daw kami ng pagkain at kakain kami bago maglibot. At ayan, nandito na pala si Jennifer at saka yung mga pinsan niya. Tingnan nyo naman sila. O, ito yung kasama namin kahapon sa picture, yung nagsisimba kami. At yan yung pinsan ni Jennifer na buo. At dito yung stall namin, Hindi Language Congregation. Yan yung pangalan ng congregation namin. At ito yung binenta ng congregation namin, biryani. At yan yung naka-plastic, yan yung ibibenta. At ito yung pastor namin, si Pastor Ashraf Alam. Sobrang bait nito at sobrang supportive. Nung nakita niya na nag-video ako ay nag-greet nga siya sa inyong lahat guys at sabi niya ay God bless you all daw. Kaya sobrang nasisiyahan ako nito. Sobrang natutuwa ako kay Pastor. At ayan si Madam, nakabili na siya sa paborito niyang panipuri. Sobrang sarap nito guys, as in. Ngayon lang ako titikim nito pero as in sobrang sarap niya guys. Medyo maanghang at saka maasim. Kailangan siya lamunin lahat guys kapag malagyan mo na siya ng sabaw or ng sauce kasi madaling mabasa at tutulo yung sauce kapag hindi mo siya lamunin lahat. Pero tika lang, pasintabi sa mukha ko. Sobrang sarap pero sobrang asim at maanghang. Tumulo-luha ko guys dahil sa anghang. Marami kasi siyang sibuyas nilagay at saka parang may suka ata. Dito na kami sa stage, nakaupo kasi dito kami kakain. Wala kasi kaming upuan guys, pero dito okay na sa amin. Dito mamaya meron magkantahan dyan. Dito kami kakain habang hindi pa sila nagsimula. Bumili kami ng biryani at saka ng chicken pakora. Tingnan nyo guys, sobrang sarap nito. As in, nagugustuhan ko talaga, sobrang crispy niya. Isang pack lunch lang yung binili namin itong chicken pakora, pero sobrang sarap niya guys. As in, kaya pagkatapos
pagkatapos namin kumain dito ay nag-order pa kami ng isa. As in, sobrang crispy niya, sobrang sarap. At pagkatapos namin kumain ay sabi ng alaga ko ay mag-research daw kami kung paano tulutuin kasi sobrang sarap daw na gustuhan niya. At ito yung biryani na nabili namin sa aming congregation. Ayan guys, tingnan nyo, sobrang sarap, sobrang ganda pa. At habang kumakain kami dito ay may napansin ako ditong dalawang lalaki. Para silang kambal. Kambal talaga siguro sila guys, pero yung isa ay hindi makakakita. At ayan guys, tapos na kaming kumain at naglibot kami at dito kami napunta. May nakita kami ditong para siyang MP3 na meron na siyang laman na full New Testament sa Bible. Kaya para kang nagbabasa pero makikinig ka lang. Sobrang ganda nito. Kaya dalawa yung kinuha ko, isa English at isa Tagalog. At libre lang ito guys. At yan, sa isang plastic, isang lingwahe. Kaya yung sa kanila, ang kinuha nila ay Punjabi or Urdu. At habang namimili kami dito ay dumating din itong parang pamangkin na din ang touring ni sir. Mga mababait sila guys, sobrang masunurin sa mga amo ko kasi ang touring nila sa mga amo ko ay mama at papa na rin. Mga follower ko din sila guys, kaya kapag nakikita nila na nagvi-video ako ay sabihin nila na picture daw at i-upload. Nasisiyahan nga sila kapag nakita nila yung mga mukha nila sa video ko. Mababait sila guys, sobrang masunurin din kaya hindi ako natatakot sa kanila kasi parang mga amo ko din sobrang bait at saka respectful sila. Mga professional sila at yung pamangking buo ng amo kong lalaki ay isang nurse, kaya ganyan lang sila ka-respectful guys. Pagkatapos namin kumain at naglibot ay nag-start na din itong seminar. 1 hour lang itong seminar. Kunti lang kami ngayon na nag-attend ng seminar kasi yung iba may trabaho. At pagkatapos ng seminar ay umuwi na din kami. Thank you for watching. Bye-bye!